purihin, ngalan niya ay takilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyonawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ngayon nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatutuhanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo o maging Hintil, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una nagtimpi siya
at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Ano ngayon ang ating ipagmamalaki? Wala. Bakit? Dahil lamang ba sa hindi natin pagkatupad sa kautosan? Hindi, kundi dahil sa ating pananalig kay Kristo. Sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautosan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hintil? Oo, sapagkat siya'y Diyos ng lahat. Yamang iisa ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon. Pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong, yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirinong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang. Sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga iyon. Dahil dito'y sinabi rin ang karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila
at uusigin ang iba. Sa gayo'y lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat ng itatag ang sandibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok. Hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga eskriba at ng mga pariseyo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Sama-sama natin sabay-sabay na papurihan ang ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Bigyan natin ng malakas sa palakpak ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Alam ko po na ang panahon ngayon, ito yung tinatawag nating very, hindi lang bad weather, bad weather kung tawagin natin. Ito yung panahong hinihila tayong humiga at matulog muna. Sabi nga nila, nakakatamad ang panahon. Pag ganyan daw ang panahon, para tayong inaakit na magpahinga muna. Tumigil muna sa ginagawa. It is a bad weather kung tawagin natin. Kaya nga yung lingwahe natin, nakakatamad ang panahon. Saan nga ba tayong madalas tamarin? Ano nga ba ang madalas na nagiging dahilan kung bakit ka tinatamad? Saan ka madalas tamarin? Mga kapatid, alam mo ninyo sa araw na ito, ay Thursday feeding program ng ating simbahan ng Quiapo, nakaka-31 Webes na tayo. 31st Thursday. Nagsimula nung Marso, Oktubre na ho ngayon. At ngayong araw na ito, kanina umaga, kahit masama ang panahon, ito ang kabalintunaan. Kung kailang masama ang panahon, umuulan kayinang umaga, akala namin mababawasan. Sabi ni Ate Minnie, ito ang pinakamalaking numero ng pinakain natin. 431 silang lahat. Yan po ay sa tulong at kabutihan ng inyong binibigay. Palakpakan po natin ang bawat isa bilang pasasalamat din po sa inyong mga binibigay na tulong. Diyan ho yan napupunta. Pero alam mo ninyo, alam ko, hindi madaling tumulong. May mga nakakakwentuhan po, nakakausap ako. Alam nila yan. Sinasabi nila, alam mo, Father, matagal ko nang gustong tumulong. Ang nakakapagtaka, ang sagot nila, sabi ko, bakit ang tagal mong tumulong? Ito yung mga dahilan. Una, nahihiya. May mga gustong tumulong na nahihiya. Pangalawa, natatakot sila. Anong natatakot? Anong nakakatakot sa pagtulong? It's either pwede kang lokohin ang tinutulungan, abusuhin ang tinutulungan, o siraan ka sa tinutulungan mo, sa ginagawa mong pagtulong. Alam nyo, napaka-Kristiyano ng ganyang karanasan. Kung ating Poong Jesus Nazareno ang ating pagbabatayan, wala kang dapat ikaya at ikatakot. Kung siya ang ating tutularan sa pagtulong, bago ka pa siraan, lokohin, saktan, samantalahin, ginawa na nila yan sa kanya. Sa unang pagbasa narinig natin kung paano hinarap ni Kristo,
kung paano hinarap ng Diyos ang hindi magandang pagtrato, ang hindi magandang pagtanggap ng mga taong ginawan niya ng mabuti. Ano ang sabi? Ang ginawa ng Diyos, nagtimpi. Pinagtimpian niya. Pinagpasensyahan niya. Sabihin niyo, Father, madaling sabihin yan. Si Lord siguro, pero hindi ako. Kaya nga kung minsan, nagkakaroon ng sakitan. Pag tinanong mo yung mga bata, hanggang ngayon kahit matanda na, bakit kayo nagsakitan? Anong sagot? Naubusan ako ng pasensya eh. Sinagad niya ako eh. Ang tanong, bakit hinintay mong maubos? Kung ikaw ay napupuno na, nauubos ang kanilang pasensya, pangunawa, pagtitimpi, magdasal ka kagad, Lord, dagdagan mo. Bigyan mo pa ako. Ayokong sirain ng taong ito ang buhay ko. Ayokong sirain ng mga taong ito ang kabutihan ko. Ayokong sirain ng kasalanang ito ang pagmamahal ko sa iyo. We cannot please everyone. Yan ang lagi mong tatandaan. Gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng hindi maganda, magkasala at magkamali ka, may masasabi ang iba. Pero ang lagi mong hahangarin, ang lagi mong iisipin, ang lagi mong ikukonsidera, hindi lang ang sasabihin ng iba, lalo na ang gagawin niya, ang gagawin ng Diyos. Kaya sa ating ebanghelyo, pagkatapos turuan ni Kristo ang mga tao, pagkatapos silang itama ni Kristo, sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, anong ginawa ng mga tao? Pag-alis ni Kristo, pinagplanuhan na nila ang buhay ni Kristo. Kaya nga, kung lagi na lang tayong matatakot sa hindi magandang sasabihin, sa hindi magandang gagawin ng iba, kapag gumawa tayo ng mabuti at tama, anong mangyayari sa atin? Sayang ang kaya mong gawing mabuti at maganda kung hahayaan mong sirain, pigilin ka ng iba. Ito katakataka ho. Aaminin ko sa inyo, mga ilang Webes na ang nakakaraan, meron tayong isang insidente. First incident. Doon po sa ating mga pinapakain, syempre, yan ho ay galing sa umagang-umaga ho sila nandyan eh, 4 a.m. Sa mga antok yan, gutom yan, eh mukhang nagpang-abot. First time sa harap ko, nag-umbagan talaga. Alam naman nila kung anong mangyayari. Kaya sumunod naman sila. Pinalabas ko sila. Pero kailangan may pagkain pa rin sila. Pero kanina, meron na naman ako nakita. Nagtinginan. Pero siguro naalala nila yung nangyari sa kasama nila. Pagtapos nun, naupo na rin lang sila. Alam niyo mga kapatid, lagi niyo po itong tatandaan. What you can do, it is your power. And what others can do to you, it is your choice. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos ng sinasabi nating power. At ano yung power na yon? The Holy Spirit. Ang Espiritu Santo ang kapangyarihan ng bawat tao na siyang nagbibigay sa atin ng lakas, ng tibay, upang labanan natin ng tama ang mali, upang tapatan natin ng kabutihan ang kasamaan. Huwag na huwag mong hahayaan na masiraan ka ng buti at ng bait, na maubusan ka ng pasensya at pangunawa.
araw-araw, piliin mo, ipaglaban mo pa rin ang gumawa ng mabuti at maging mabuti. Hindi laging ang sasabihin ng iba, kundi lagi ang gagawin niya para sa iyo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na maging makatotohanan tayo sa ating mga gawain. Ang ating pong itutugon, Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Sa ating buhay, bilang bahagi ng bayan ng Diyos, naway magampanan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa ating palagiang pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Atin nawang maiwasang gawin ang mga bagay na nakikiayon o napapakintang tao lamang. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Yaong mga pinanghihinaan ng loob dahil sa ating hindi maging magandang ugali at pakikitungo, naway manumbalik sa pagsisimba sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa dinaranas nilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga yumao na sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang patuloy nating ipinapanalangin ang agarang pagtatapos ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ipagdasal natin ang mga inosenteng biktima ng karahasan at digmaan, lalo na ang mga bata, ang mga babae at matatanda. Nawa'y maghari muli ang kapayapaan sa kanilang bayan. Patuloy nating ipagdasal ang mga nakabilanggo, ang mga walang maayos na tirahan at makain, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa mga may sakit, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, tulungan mo po kaming sumamba sa iyo ng may totoong puso upang makalapit kami sa iyo sa espiritu at katotohanan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po
ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcuta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa Langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag mong hayaang sirain nino man o nang anuman ang iyong kabutihan. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang tunay na magtatanggol sa iyo. Ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Piging na ito ating pagsaluhan ng katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tahanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Inuming inihahai dugo ni Kristong butihin, hinati-hating pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa piging na ito ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tahanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Inuming inihahain dugo ni Kristong butihin, hinati-hating pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa piging na ito ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas.
Diyos at hanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari po kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan po ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo ay walang sawang nagpapasalamat din kahit na meron kayong kanya-kanyang pagkukulang o kakulangan, pangangailangan. Salamat po dahil nagagawa nyo pa rin magbahagi ng inyong kabutihan. Salamat po sa pagbibigay ninyo ng tulong donasyon, pinansyal at in-kind para sa mga programa at gawain ng ating simbahan. Yung pong pinansyal na tulong doon lamang sa ating parish office. Para po sa mga in-kind donations dito po sa ating Benedict Building, yung dilata, bigas, tubig, na malinis, sabon, noodles, kailangan na po natin ngayon ulit ng tubig. Sabi ni Sister, kulang na ng tubig natin, Father. Alam niyo, ma-share ko lang mabilis, kainang umaga, sabi niya, wala ng tubig, Father, manawagan ka na. Pagtapos ng feeding, nagpapahinga kami, may dumating, hindi pa ako nananawagan, ibinigay na ng Diyos. Amen. Kaya huwag tayong matakot at madamot. God will provide and God will bless and reward your generous hearts. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.